Ano, hindi naman talaga sila yung mga tipo ng 2-0, parang lagi may comeback. May comeback, mga ganun. Minsan natatalo silang game 2, so yeah. But knowing NXP right now, they ride momentum. Ah, tama yan. Doon tama malakas. Yan naman malakas. Yan naman strength nila. Yun ang strength ng NXP. Kumbaga, puso kung puso eh. Pag nakuha nila yung early game lead, nakuha nila yung momentum na gusto nila, yung vibes na gusto nila, magugulat ka na lang. Umaarangkada sila hanggang sa manalo. And I think with that game number one, eh, mukhang ang taas ng momentum nila this time dahil sinapakbet ay seryoso na munang magda-draft for game number 2, Chantel. Oh, yeah, for Mega Esports, I think they're not ready sa naging game plan sa kanila ng NXP EVOS. And gaya na sinabi natin, speaking of they're not ready, sila ng iba bandito ng Omega. Nakita naman natin how responsible si Kapitan Yelly Hayes kanina. Talagang dinrive niya din kung saan possible na pumunta dito yung players ng Omega Esports. And kung kanina NXP EVOS yung nag-ban nung Ling, this time around Omega. So labanan ulit ng mga possible na course dito sa ating for both of our teams. Kasi nakita natin kanina NXP EVOS marksman eh. Yeah. Fili ko Omega dito ang wag nilang gagawin is ipakita agad nila kung ano yung hero ni KelVJ. Wag na wag. Kumbaga, dapat i-save muna nila si KelVJ, no? Kasi kanina nakita na agad ng NXP. Kaya counter din talaga ng mga makukunat. We now have the X-Borg, the Fovius, and the Popolin Koopa ban for NXP. OMG right now banning the Ling and the Selena. Plus, you also have the Matilda. What is going to be the first pick right now? Open ang Alice pa rin. Pwede piliin. And Hayabusa and Paquito. Pero knowing NXP, malay natin, Barat sulit. I mean, dalawa kasi pwede gumamit eh. Ooh! So, Johit. Johit. Nako po. This is the signature nako hero ni Yawi. Ito yung isa sa mga heroes na naglagay kay Yawi sa mapa right ng mga threatening tanks at in the MPL. Problem here for Omega, wala silang trade-off. Walang Popolin Koopa or Matilda na makukuha. So, yung trio, kasi may trio eh, ng mga pang post 5. Your Johed, Popol, tsaka Matilda. Ito yung mga autobans eh. So normally, kapag magbibigay ka ng isa, dapat may trade-off ka. But Omega, they themselves would take the Barats. Barats ang kukunin nila. But look at Yawi's face Paquito, right now. Paquito, siguro. Yun. There you go. Yun, no, Paquito. Maganda yung pick na Paquito dito actually. More on the poking for the side of Omega Esports. I think for NXP EVOS dito, binigay na talaga nila. Sinadya nila na ibigay dito yung Paquito and Barats for Omega Esports. I'm thinking for NXP, ang magandang kuhanin nila dito is yung pwede na pang combo. Kasi may mga certain combos tayo for yung synergy ng Johed na tinatawag natin. Again. Ulit. Very effective actually. Kasi gaya ng sinabi natin before this draft, maganda yung match-up talaga ng Paquito and ng Thumbs kasi in terms of sustainability, mas mataas yung capability. Yeah. Pero crowd control, it's more on the side of Paquito. And they're doing it again. This time, ang kasama ng Thumbs ay Johed na mas madaling makakapag-catch. Hindi kagaya ng Barats nga kanina. And this time, you also have Dalilia. So, ang daming zone para side ng NXP. Actually, ayun yung sinasabi natin na parang ready yung NXP EVOS na ibigay talaga yung dalawa. Kasi imagine, ma-short range dito yung dalawang heroes ng Omega. So, possible during teamfight magkakadikit talaga sila. Tapos, yung burst damage dito from Dalilia, pwedeng-pwede dun eh. Sa magiging area of teamfight, so mahirap, mapipilitan dito yung Omega na mag-disperse later on. So, correct. maganda yung pick na Lilia. Ang magiging sagot dito ng Omega, I think yung Farsa. Kasi, nagme-make sense naman siya doon sa Thams, pati dito sa Lilia. Nakita natin din sa mga previous series na kapag yung Farsa nag-feather airstrike na na-force din na mag-magic shoes itong Lilia. At mas maganda yun yung at the Kagura is the decision para sa Omega. Oh, lalaban sila. Sabi ng Omega, kailangan natin outplay. So that's why Kagura. So magiging malikot yung laban na to. Ang ganda ng punto ni Chantel, ang daming zone capabilities ng NXP. Yung mga shadow glooms na meron, yung Lilia can disrupt the Paquito, disrupt the Barats, at hindi rin ganun makakapag-position yung Kagura. But same goes with the Kagura as well, doon sa kanyang umbrella. So now, we're waiting for the course for both of the teams. KelVJ versus H2O. For Omega, maganda yung ginawa nila, by the way.
binan nila si Alice, kinuha nila dito si Kagura. So, medyo limited na dito ang options for the gold lane. Or ni Rene J. Ni Rene J. Kasi kailangan nila ng burst damage. Yun yung kinulang nila kanina. So, nag-secure sila ngayon. Tinanggal nila yung isa. Although, for this guy na sinabi mo, Manjin, kulang pa. Makikita pa natin. Tinatago pa ng dalawang teams dito yung kanilang magiging jungler. But I'm thinking for Omega, possible sila yung mag-Granger ngayon. Mm-hmm. Granger ni KelVJ. Yep. Possible. Piling ko Kaja nga actually is good if you are Omega. Saktong-sakto din sa playstyle ni Ryzen. But that does mean na baka mag-barat si Chakno. So, ito kasi yung problem eh. Ay, oo nga. No? Sanay ba Omega na gumamit ng position 5 na barats? I think mukhang mas na-practice yun ni Yawi. Mm-hmm. No, sa NXP na pinakita niya sa ating kanina. Ah, man, look at this. Both of the teams, they're taking their time sa pag-ban. Gamit na gamit yung ban timers kanina ng NXP para sa Rafaela ban na ito. Actually, for NXP, was pa pala, there's a possibility na si Lilia yung gawin nilang kay Rene J, tapos kumapa sila na isang support. Yeah, pwedeng Lilia gold lane. Kasi fast clearing eh. Kumbaga makakasama siya sa team fight if ever sa black shoes niya. Pwede niya rin ipwesto para mabilis siya makakahabol sa mga possible na positioning dito ng Omega Esports. And Esmeralda ban, yan nakikita nga dito ng nakikita din ng Omega para tinatanggal nila yung mga ibang mages na pwedeng gawing gold lane para ma-force dito NXP EVOS na maging support Lilia to. Definitely. Exactly. Tignan natin kung yun nga yung sitwasyon. Chatel. Tagal, no? Tagal nila binan yun, yung Esmeralda. Tagal ng debate ng Omega. Meanwhile, tignan natin ang Grok ang binan. Para sa hero ni Chakno. Mukhang exactly. Chakno KelVJ hero ang iniintay ng NXP. There's your Chakno hero. The Cho. NXP, ang inanap nila ngayon is yung kanilang gold lane. Which, pwede, tatapat nila ito sa Pakito. So, honestly, mga tipo mga Ruby or Benedetta, in fact, para kay Rene J, could be good. Or also, pwede sila mamalik sa Alice. Very basic. Then, sila na yung kukuha ngayon, potentially nga ng Granger. Wala na yung Alice, Kuya Wolf, eh. Mm-hmm. Respect the mages ang ano, Omega, Yeah. Ano ko lang dito, nakikita ko lang for the lineup ng Omega Esports. Parang nasobrahan naman sila sa mga pwedeng pang-poke kasi meron silang Pakito, meron pang Barat. So kulang. Ang hinahantay na lang natin is kung ano yung... pwede din pala maging Pakito na ano. Pakito Jungle. Pakito Jungle. Kasi meron na silang Cho, meron pa silang Barat. Oh, Kaja. Sila yung nag-Kaja though. Oh, NXP locking in the Hayabusa for H2. Yelly Haze, Kaja. I think ang Bene na yung magiging choice dito para sa Omega. Benedetta. Yes. Or kuha sila ng mga tanky hero para tanky na jungle. Siguro gawin nga Pakito jungle. Tapos kuha sila ng ibang gold lane na pagtatapat sa Kaja. Nathan. Possible. Yung ginagamit nila sa side lanes and Beatrix. Not sure lang. Saber. Saber. Tatapat sila sa pick off. So, tama. Mukhang... Oh, okay. So, KelVJ jungle Saber ang mangyayari. Meanwhile, Rene J. Kaja, that is Yelly Haze Lilia. So, akala ko Lilia side nga. Wow, ang intense nung nangyaring picks and bans na yun. Grabe. Ang tagal. Oh, kahit ako sumakit ka uli. Ang tagal nung last two picks. Kaya ba itong Saber Jungle, ang kaya niya, ito kasi yung problema eh, parang kailangan maging sobrang lipit mo mga ambush makakuha ng pick-offs from the bush. Same. Para maging successful ka. Kaso, ang kanyang kakaharapin ay syempre merong Kaja na pag hindi niya na burst down, matik hatak. Correct. At pwede siyang i-dodge ni H2 tsaka ni Yelly Haze. Yes. And for me, kung papapiliin ka Kaja or Saber late game, mas pumapabor ako sa capability ng Kaja. Yes. Kasi yung Saber, yung kanyang triple sweep ay pwedeng ma-dodge out ng Purify. Exactly. And after ng triple sweep, kapag hindi ka nakapag-burst, pwedeng mabuhay yung kalaban mo. Meanwhile, yung Kaja, yung suppress, ay wala kang kawala talaga. Tapos napakasakit pa nung rat sanction na passive. Yeah, and Retribution Saber. Pag naiisip mo din kasi, pagka mag-initiate ka ng play, maganda Saber kasi minus 1 na agad. Kaso dito, for KelVJ, mahirap para sa kanya. Hindi siya pwede manggigil na basta-basta lang siya papasok. Lalo na pag may turtle objective. Pagkapasok niya, mahirapan na, very open. So, kailangan niya pang i-take note kung kailan siya magre-retribution, kung kailan siya papasok. But yeah, for Omega dito, gaya na sinabi natin, assassin yung kanilang medyo mabagal mag-farm, mahirap paganahin. Pero possible naman with
poking capability. Tignan natin kung aabot sila sa point na poke after poke after poke and then triple sweep para kay KLBJ. Kasi for me, NXP sa draft and sa ability na mas madali yung laro, nasa kanila yung Johed, nasa kanila yung Lilia, hindi ka agad makakalapit bilang isang saver. So, I feel na kung ikaw si KLBJ, ang hirap ng buhay mo, tignan mo yung ginagawa ni Yawi ngayon. Yeah. Dine-delay yung purple buff. Ayaka, yun din kasi ano eh, kaya ka mayroong Johed, kaya hindi usually binaban si Johed kasi maganda siya na pang-counter, pang-reset, pero for Omega, maganda naman yung kanilang naging retaliation dun sa binigay sa kanila ng NXP EVOS. And again, looking at the lineup, ang sakit pala talaga nung lineup ng NXP EVOS dito, lalo na pag tumagal-tagal pa. Yeah, the damage from the Lilia, may black shoes ka sa Lilia na pwedeng mabuhay after the triple sweep, may damage ka from the Kaja, pero dinadaan ng Omega sa mga paunti-unting outplay, first blood, na magmumula kay Ryzen, magbabalik yung dalawang gold laner sa top lane ulit and magro-rotate lang muna si KLBJ nito Max. Ah, kasi ginagawa ng Omega dito. Alam nila na more on poke yung kanilang lineup kaya i-maximize na agad natin para hindi makagalaw dito yung players ng NXP EVOS. Si H2 ah. Oo, pero naka-ready dito ang Omega for the turtle. Even H2 nandun sa may Genji. Nakabang si H2 for the red tree pero nauna ngayon si KLBJ. H2 with the quad shadow kill pero mapapa-out na lang siya. NXP ngayon, nire-respeto muna yung Omega, ganun din naman yung Omega, pero lalaban pa rin. Nice surprise para kay Ryzen, pero inuna si Reni J. Omega with the turtle buff, sabay nakakuha pa ng dalawang kill. Magre-reset muna ang NXP. Okay, for Omega, magandang out nila doon. Kaso magiging problema nga later on yung mga burst damage dito ng NXP EVOS is pwedeng-pwedeng gumuhit dito since mga melee nga yung mga players na Omega Esports. Pero for NXP, ang nagiging problema na nakikita ko is medyo ang nagsiset ng tempo ay yung side ng Omega Esports. So possible, mag-rotate dito si Yawi or the Johed of NXP EVOS para mapigilan yung advancement na ginagawa ni Chakno. Parang I feel din kasi nakabisado ni Chakno yung galaw ni Yawi bilang Johed kasi Cho versus Johed to, paunahan lang to eh. Baitan lang to ng second skill eh. Bait mo yung Shunpo. Bait mo yung ejector, yung unang ejector, and then kapag alam mong wala na, tsaka ka papasok. So, mind games ang pumapasok ngayon sa dalawang kupunan. This time, NXP, hahayaan na muna nila si KLBJ, hihinga muna sila, farm muna sila, at susubok pumitas. There you go, Renjo. Pulado siya, quad shadow kill para kay H2O. Nilabas na ni KLBJ ang kanyang blades, pero vengeance talaga! Ganda ng ejector na meron si Yawi. And no follow-up whatsoever para sa side ng Omega. Pero nandun pala! Late yung call dahil yung yin-yang overturn ni Ito Max. Yung magliligtas sa kanila, wala si Yawi ngayon. Chakno with a tune po out. Reni J mag-aabang dito sa bandang gilid. 1-for-1, hindi pala! There you go, Reni J! Pero si Ito Max ay mapapa second skill out. Bitin yung dash para makakuha ng burst si Reni J. Ang ganda nung spell dito ni pareng Yelly Haze natin. Nakita nyo ba yun? Sinipa purify na siya ni Chakno, tapos may purify pa siya. After pa nun, meron pa siyang black shoes. So napakahirap dito for Omega Esports to single target yung Lilia dito na NXP EVOS, which is one of the burst damagers ng team. Yun yung sinasabi natin kanina during the draft na if papipiliin ka between Kaja and Saber, medyo Kaja ka kasi surprise. Kaja ka eh. Oo, dito eh. Kay KLBJ, if ever na-targeting niya later si Yelly Haze, isang purify lang ulit. Pero middle lane, kamuntikan na. Yun nga eh. Doon mo makikita yung kalakasan ng Kaja late game talaga. That's why this time nabaliktad yung laban eh. Omega ang pressured na tapusin agad. Ngayon yung NXP, they have the capability to take this to the late game also. And alam mo, gusto ko lang i-point out dito, Chantel Wolf ha. Nung umaamba si KLBJ kanina, yes, may mga purify dito. Yung vengeance ni James. Binitaw eh. Binitaw, tapos nakita mo na nag-aalangan si KLBJ. Alam ni James na, sige, ultian mo ako. Ganun eh. Hindi kasi hindi siya kasi katulad ng quad shadow na shadow kill na invulnerable ka. Mm-mm. So, ang daling kontrahin ng isang na triple sweep. Usually, ang Saber, ginagamit siya ngayon bilang position 4. Pang mid lane eh, para meron kang catch at instant burst. Oo. Jungling, hindi siya gano'ng kabilis mag-push. Ang last siya kumuha ng kills, for sure. Nakapag-sustain din siya, pero hindi siya katulad ng isang, yun nga,
Hayabusa na yes, pwedeng bumabat sa laban mamaya. Yun nga eh. And Hayabusa can also go in and out and just proc the shurikens, di ba, Chantel? Yeah, tama. And ito, mabalik tayo dun sa Saber topic. Actually, for Omega Esports, nagiging problem din dito is kailangan nilang iset yung tempo nila para makapag-set up ng play para sa Saber. Ito, si-set up nila si James. James, napakatagal na set up para kay James, pero NXP will also plan to get Ryzen in the top. Pasok si Yawi sa bush this time. But Ryzen goes for the dash out. So walang makukuha yung NXP na trade. Let's see kung kukuha sila ng tower. Dahil hindi naman nagbasag ang OMG. There you go. Ito yung trade nila. Tori kami! Tapos kunin nyo na yung hero. Okay, magandang trade siya actually for NXP Evos kasi may hirapan dito mag-farm later on si Ryzen of Omega Esports. Although for Omega, may sagot din sila sa bottom lane, which is their strength. Ito na. Grabe! Chain stun! Inaliyup ni Yawi kay Renny J, pare! Grabe. Well, tignan natin dahil nako si Ryzen napilitan na lang lumaban pero wala siya nagawa pa dito. Max of course with the play. This time si James ang mawawala pero nandito pa rin si Nayeli Hayes. Naglabas ngayon si KLBJ ng mga blades. Tatlo okay ngayon ang nawala sa side ng NXP habang si Renjong umungert-ngert. Yeli Hayes and Renny J ang natitira sa kupunan ng EVOS. That is OMG winning that skirmish. Yeah, for the team fight inantay lang talaga ng Omega na gamitin dito yung mga skills or mga ultimates ni Yawi and even James during that time kaya binitaw na ni Tomax yung kanyang yin-yang overturn. Gaya na sinabi natin for both of these teams kasi ang pinakalabanan lang nila is going to be their timing kung kailan nila ibabato yung kanilang mga skills. And for that, nakita natin very open yung space kay KLBJ even for the normal hit at nakikita natin yung critical hits nung Saber kanina. Umahampas eh yung Saber natin and Numa-normal kasi alam niya na lamang siya doon kaya busa kung normal na lang ilaban because of the items din na nakuha niya. Mas marami din siyang nakuhang kills. Kaya ang ganda ng trade-off mula dun sa Omega. Lalong-lalo na nagamit na yung Divine Judgment tsaka Ejector. Kumbaga Divine Ejector na yung ginamit dun kay Chakno eh. Ay, hinihintay nila kasi Aliyu play eh. Uy! Ang ginagawa nga ni Yawi pero ngayon si Kelvin oh! Target! But it's Omex with the yin-yang overturn. Si LA's ngayon madadad siya yung kagat pero okay lang daw sabi ni Renjo dahil yun yung mga stomps ng big guy. Renny J ngayon inahabol ni Chakno. Oh, Omega! Pinag-uusapan natin si KLBJ, pinag-uusapan natin si Renjo, pero may tignan nyo yung Kagura, Tito Max, 4-0-5 sa laban na to. Yeah, 9 out of 9, nandun siya. Perfect kay DA, actually kay Tito Max. And yeah, kasi alam niya kung saan niya ibibitaw yung skill niya dito as much as possible, pinipilit I think, binibait dito ng Omega Esports na lumapit. And ang deadly pala dito, actually literal na deadly for NXP EVOS is yung unstoppable force, literal na unstoppable. Nakita natin kanina napakalalim nung napuntahan niya na and Omega was just waiting there. Naghihintay lang sila kay Yawi eh, kasi they know that Yawi's coming eh. Mm-hmm. Ilang beses na nilang napanood yung VODs, yung capability ni Yawi to set up plays. Nakita natin yun kanina, Wolf, yung ejector to the Divine Judgment play. At yun lang pala ang inihintay. Hindi pala kailangan yung triple sweep na burst. Dahil nandoon pala yung Kagura. Ito na si H2O ang pagbangon. Pero sinipa siya nga ni Chakno. Kinagat! Makakawala si H2 this time. Kamunti ka na. Okay. But OMG! Tuloy-tuloy ang pagiging agresibo, Chantel. Grabe yung dalawang teams natin dito. Ito yung mga klase ng laro. Parang pati ikaw, hindi ka makakahinga habang naglalaro ka. Kasi during that time, akala natin mamamatay na dito si H2 pero nakatakas pa. Pero again, it's all about kung sino yung unang aasim. For the side of Omega Esports, nakita kasi nila dito ng mga players na NXP is paalis na. Yep. So pigilan natin, hindi kayo pwedeng umuwi. Kailangan makakakuha kami ng kill dito. Pero for Omega, kailangan nila i-take note na mabilis din at masakit ang possible na backup dito na NXP EVOS. Yung Omega problem sa kanila is medyo all-in yung kanilang strategy. Mm-hmm. Lalo nalang yung Saber. So super duper all-in na kahit makuha siya ng kills, namamatay siya. So if you imagine, nandun din siya sa 10 kills pero tatlong beses siyang namatay. Yeah. Every time na magti-teamfight ang Omega, you can expect the Saber to go down kasi may mga counter kills ng NXP. That means na ang Omega ang magiging bida talaga sa mid to late game ay yung kanilang Kagura tsaka yung Pakito kasi sila yung meron out. Speaking of Kagura, sabi ni Yawi kanina ka pa, James ngayon, kumakagat na. That is the shutdown na nagmumula ngayon sa NXP. Napansin na nila, Wolf. Napansin na nila, Chantel, na si Ito Max ang problema.
sasabihin ko pa lang sana kailangan targetin nila si Itomax. At yun nga yung ginawa ni Awi. Nabasa ni nila yung nasa utak ko na kailangan makakuha nila. Kinuha na nila bago ko pa masabi. Nanostrahan nila at alam mo. Ako pala yung coach. Nanostrahan nila eh. Parang ikaw pa yung coach, Chantel eh. Basta yun, pero top lane. Yun lang. Renny J is down, ladies and gentlemen. Nako, James. Magpupumilit pa ngayon ng NXP dito. Meanwhile, si H2O nasa bottom lane. Pero nako, 3-on-2 ang nangyayaring laban this time. H2O will actually get Itomax. Lalaban pa rin si Nayawi dito. Renny J. Nako, tumatak mo na si Kuya Yawi habang nandun si Yelly Hayes. Yelly Hayes ngayon. With the Shadow Walls, the Shadow Glooms. Shakdo ay hindi na magsusurvive pa. OMG, ay all in talaga. Pero biten ang kanilang nakukuha. Okay, for that, medyo nahirapan din kasi si Yelly Hayes na ibitaw yung mga Shadow Energy and even the Gloom kasi malikot yung mga players dito ng Omega. So, the more na gusto niya magbigay ng skill, automatic na dadudge dito ng mga players ng Omega. Pero yeah, Retomax, that is the genius wand. Mas masakit against Yawi later. Uy. On. Oh, yun lang. Ito yung... The burst. The burst? May burst kasi talaga siya dili. Yes, you know what? Ito yung maganda sa lineup ngayon ng NXP eh. Kahit na may mga skirmishes na natalo sila dito, they can definitely put a punch na ko. Let's see, apat pa rin ang buhay ng Omega, pero ito yung Shadow Kill nagmumula syempre kay H2O. At ngayon, dalawa na yung wala sa side ng Omega, pero makakill pa rin si KLBJ. Tumatakbo na ngayon ang Omega. There you go, H2O with the shurikens! Tignito! Ang pagsik ko! 5 kamote, triple kill para kay H2O! Oh my goodness! Grabe! Yung NXP doon, napaganda pa nga yung paghatak nung Barats dito na Omega. Mas napalapit si Tams, pumasok dito yung NXP. And that is it, 4 yung patay sa Omega plus a Lord for NXP EVOS. Umexhibition! Exhibition pa! H2! May exhibition! Freestyle Hayabusa! Nalito yung Lord eh! Oh! Nakalimutan na rin ni Lord na mag-reset. Siyempre, kinulang sa pindot eh. Triple kill. Parang dapat iminyak. Ginawa na rin sa Lord, pare. Ano yan? In exhibition, man. May exhibition pa. Yan yung makapasok sa freestyle. Bruno Mars. Pero yan. 12-14, guys. Again, perfect execution para sa NXP EVOS. Meron pa Lord. Pero again, for Omega dito. Exhibition. Bruno Mars. Nalito din ako dun sa nangyari dun. Pero yan. For NXP, ang ano dito is meron silang AOE. Mm-hmm. Ang ganda ng targeting nila dito against Etomax. Yun yung pinaka nagiging susi para makalamang sila dito sa ating laro. There you go. H2O running wild, ladies and gentlemen. 12-14 after ng mga ilang skirmishes na nakakapitas ang OMG. Sa wakas, NXP. Nagamit nila yung Lord this time. Aabot na tayo sa puntong mag-freeze ang lane. Late game na nga ba? Para sa OMG, 3 turtle lang meron sila, pero NXP, hindi na sila pinapahinga pa. Nako, nahuli pa. Oy, nako, sino to? Si Chuck! No! Chinook Chuck! Si Chuck! No, ni H2! Grabe doon talaga. Nakikita natin dito yung presence of mind ni Renny J. Pagka nakikita niya at alam niya ng mga players dito from Omega Esports, automatic ginagamit niya ang kanyang Divine Judgment. There you go. There you go. May ejector pa magmumula kay Yawi dito. Sino ngayon ang main target ng side ng OMG? That is going to be James. Pero ngayon mabablicker out si Renjo. Napagamit na ng Blades si KLBJ. Pero itutuloy pa rin ba nila yung laban? Hindi na this time. Magkakaroon ng disengage ang dalawang kupunan. Respeto para sa NXP. Walang napapatumba yung OMG. NXP standing tall, Wolf and Chantel. Mahirap kasi talaga eh. Sobrang hirap for Omega na dumepensa na gusto lang kumuha ng kill. Depensa kasabay ng kill rather. Kasi kahit sino sumilip dito for NXP, EVOS automatic. Meron ka ng yung tinatawag natin na alley-oop play. Ma-divine judgment ka na, pwede ka pang ejector dito ni Yawi. Pag gusto mo mag-flicker out, unstoppable force, automatic. Pero yeah, ayan na naman na ejector. Tignan na, may combo talaga eh. Combo routine eh. Oh. Kung merong Stockton to Malone, merong Yawi to Renny. Oh. Meanwhile, eto na naman yung surprise na meron with Divine Judgment. Pero may onting lifesteal. Pero naku, mawala na si Renny. What was that? Burst! Alley-oop!
Aliyup is real. Habang sinayawin ngayon, tumatakbo na. Nandito pa rin. Sina Kelby, Jay, buhay pa rin sila. Habang there you go. Nako, James with the sights pinalapit pa. James, meron pa siyang immortality. Napagamit mo siya ng vengeance. Kaya niya ba yung outplay? Kaya niya ba? Oh, hunat! Hindi! Pero si Ito Max Pulado ngayon, nandito pa rin sinayawi. Nandito pa rin sinayawi with unstoppable force. Eto na, pagbangon. But still, Yawi. Dalawa na lang pala. Chuck Mamba. Black shoes out to his. Pero si Ryzen ay nandun pa rin. Oh. Uppercut. Oh no. What is happening? Grabe. Omega nakakuha pa ng lima. Ah, oh, grabe yun. Nakita natin. Oh. Kasi kanina, NXP boss. Ben. Nag-PM na si Madam! Si Madam A nag-PM eh! For the ratings! Di mo nabasa yung memo kasi na for the ratings eh! Wala men, napayungan ni Eto Max kanina! Payong kaibigan! Payong kaibigan, literal! Ang ganda na sana ng Yawi to Rene Kondo. Oo. Kaso yung yin yang overturn, that is the main problem. Kung ikaw ang NXP, kailangan maging careful ka. Kailangan alamin mo saan pupunta yung payong ni Ito Max. And speaking of payong, ito yung mga klase ng payong kanina nangyari kay Ito Max na akala mo nasara mo na, galing ka sa ulan, tapos biglang bumukas. Bumukas pala. Nagulat ka basa, na lang. Basa pala. Basa pa rin. Tsaka ano ah, may isang nakaligtas dun sa payong. Ang ginawa ni Chuck to, inaliyup niya. Pabalik sa payong. Pabalik dun sa payong. Grabe. Ibang, Chuck Mamba. Chuck Mamba. Yeah. But still for me, NXP leads in scaling. Oh. So 15 to 19. Watch out pa rin, watch out. Watch pa rin. Out pa rin, Omega. This is the Omega magic. Last 30 seconds, mga kaibigan. Yan na. Here we go. 18 minute blessing. 18 minute shot. Effective ba? Sabi ni Awi kanina ka pa. Chuck do. Chuck ngayon pulado ang inert. Ngert na. Uy! Ngert na. Chuck do. Double knockoff. Meanwhile, doon sa batang gilid. Kill BJ! Habang ngayon si James ginert ngert na si Kelby J. Mabubuhay pa siya. Yun yung vengeance mo mula kay James. May sipa na naman mula kay Chuck do. H2O ngayon. One-on-one win Rageo. Mapapa-out si H2O. Habang sina Chuck do ngayon buhay pa. Renny J is down. 40 seconds down. Wala yung 20-15. Omega. Walang retribution si KLBJ, meron si H2O. Hinanap lang kanina ni KLBJ si Rene J. Sabi niya, kanina mo pa hinihila si Eto Max, bakit hindi na lang kita patayin? Pero Yaga, tama sinabi natin dito, for Omega, meron na ring retribution si KLBJ. Nakaredy na, nakaset up na ang ating mga player. Inaabangan nila si H2. Actually, H2, nag-aabang ngayon Naku. Ng retry. Pero ang gilid si James yung nawala. Oh my glove! 18 minutes Chuck na Mamba! Oh, Chuck Mamba talaga! Ang kamandag! Makakapagsipa si Chuck dito. Habang si H2 na paggamit na rin ang kanyang ultimate. Out para kay H2. Looms para kay Elihis. Pero sumasapak pa rin si Ryzen. Ryzen to the occasion! Ignition. And now ngayon, tignan natin. Nagtatabi-tabi na ang Omega. Dalawa na ang wala sa NXP. We have ourselves a ballgame! Oh. 19 minutes na. Eto na. Yawi to Rene combo. Ah, naka-flicker. My God. Ang kukunat ng mga players ngayon ng Omega. Kitang-kita na naman natin lahat na mga minus, pwedeng ibitaw, binitaw na pero minus 2 yung NXP. Boy, pa rin. Ang kunat ni Renjo. Ang kunat nila lahat. yun na yung stop. Tama si Chantel. Ang kunat nila lahat. Pwede ba natin yung items natin? Kasi nagulat ako si KLBJ. Akala ko talaga dead to rights na yung Saber. Pero nabuhay pa siya doon. Nabuhay pa siya. Naka-immortality pa siya. Oo. Ano yung item nito? Akala ko rin deads na si Renjo. Kasi yun na yung ano eh. Dwayne Wade to Lebron. Aliyup. Aliyup eh. Stockton to Malone eh. Parang wala nga naging bawa sa HP niya kanina. Pero yan. Yeah, wait to Rene James na eh. Yun nga eh. Yeah, wait. Pero yun nga, Chantel eh. Looking at the items right now. Ano bang wala meron? Wala siya defense. Nabuhay lang talaga. Oh, oh, kulang din yata dito yung hindi eh, may damage item din dito yung ani. Yung may halong ano na rin to. May halong yung lakas big guy. Ng immortality. At saka big guy yung, na meron din kasi stack kanina. Yung big guy kasi resistance eh. Oh no. 56% kanina. 70 to 30 na. NXP Evos, yung momentum kanina. Meron talaga eh. Magic talaga eh. Kung ikaw ay nanonood ng MPL, kung ayun ka lang, I mean nanood ng MPL, merong history ang Omega
na kapag 18 minutes, gumagawa sila ng mga miracle comebacks. Pag ano na, pag 18 gahaba na yung laro, nabubunta na sa Omega. Kahit butas ng karayom ay pinapasok nila. Grabe. To get the victory and NXP, it's deja vu na naman. Oh, speaking of deja vu, at yung 18 minute natin, kanina talaga nung team fight sakto 18 minutes nandun sa my Lord's side. Oo nga eh. Parang, yun nga yun eh. Parang doon talaga din dinadali. Feeling ko, ano tayo, Madam Ata eh. Feeling ko kasi, it's all about the ratings eh. All about the ratings. Mataas ang ratings, ladies and gentlemen. Sunday night eh. Oh. Sunday night live eh. Pero ang crucial nga dito, ano eh, parang ready talaga eh. Bakit hindi eh, pero yeah. It's Sunday night prime time eh. Pero eto ha, conceal. Don't para sa NXP, kailangan muna natin huminga this time. Napaka-intense ang laban. Again, NXP, kaya nilang tapusin kanina. Pero sobrang miracle yung ginagawa ngayon ng OMG eh. Sobrang kunat talaga ng OMG. Tama yung sinabi ka dyan, miracle, kagaya na nakita natin kanina against Rensho. Supposedly, kill na yun eh. Ali yung play na yun eh. Pero hindi, NXP dito, gaya sinabi natin, kailangan lang nila i-build up ulit yung composure nila. Ang napapansin kasi natin dito, pag may team fight, parang nagiging watak-watak. Mm-hmm. Target nito si ganto, yung isa nandito, yung dalawa. Walang focus. Oh, yan. Walang focus fire. Tough boots yung inuwa ni KelVJ para din dun sa sustain. Although yung Divine Judgment, hindi niya mare-reduce yun. But at least, may konting kunat nga naman, lalo na sa Magic. At full pack na yung mga members ng Omega. Si Chakno na lang iniintay. Ano kaya yung susunod niyang item? Bilihan na lang ng potions din to eh. Chakno, naka-conceal siya ngayon. Grabe. Si Yawi ang kanyang tinarget. Sinipa niya talaga si Yawi. Eh, no? Kaya bang ma-burst down si Yawi ngayon, Yawi? Kaya, sir. Sobrang kunat niya ba? Makapag-flicker out si Yawi. Yung flame shot hindi tatama dito. May yin yang si opening pa rin ba? Kinagat! Sino yun? Si James! Napagamit si James ang Venyance ngayon. Napagamit na ngayon si H2O na kanya. Ultimate! Pero tinagat siya ni KelVJ! Patay si KelVJ dito! May Fatality! Niligtas! Ni Yawi si H2O! H2O is alive! Thanks to Yawi! Ngayon tumatako na ang OMG! Takbo habang may lupa! Chakto ngayon! Ito Max! Pero pumalag pa rin si Tito Max! Dito pa rin ngayon si H2O. Pumalag na din! Lapan sa apat! Ang kukunat ng Omega! Oh my God, Yawi, takbo! Oh no! Laban sa Bitmen! Sobrang kunat talaga! Epic stage! Welcome to the Royal Rumble 2021! Grabe yung ligtas kay H2O, pero ito... Man, Omega! They're still alive! Ang daming tumalon! Ang daming nagyari! Ang daming nagyari! Para sila nag-volleyball nung pangyayaring yun. Kaliwa, kanan, taas, pero nawala na immortality. I can't believe my eyes. What is this? Omega forcing game number 3. Naisusulat talaga. Kapag NXP versus Omega, hindi pwedeng game 2 lang. Grabe. What is this? Not like this.